Usap tayo sa Family Planning. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aming first episode ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc Jeepy. So sa first episode na to, una muna tawagin muna namin ang ating batihing Executive Director. Please welcome Undersecretary Juan Antonio Perez III o Doc Jeepy. Magandang umaga, Mai, at sa lahat ng mga nanonood, nakikisama, nakikibahagi sa programang ito. Magandang, magandang umaga. Since samahan nyo kami sa aming unang episode, please like, comment, and share this. At meron din tayong pa-contest ng guess the title of this first episode ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc Jeepy. At mamaya din, matutunghayan natin ang mga bayani sa family planning. Alright? So, before anything else, Doc Jeepy, bakit ba tayo nagkaroon ng talk show ngayon sa POPCOM? Well, alam mo, ngayong panahon ng COVID, no? COVID pandemic, hindi na natin kakayanin yung mag face-to-face, no? Na mag-ikot sa mga komunidad at kausapin ang mga kabarangay natin tungkol sa family planning. Kailangan na gumawa rin tayo ng pamamaraan na gumagamit ng media, social media, Facebook, mga talk show katulad na nito para maabot natin ang ating mga kababayang nangangailangan ng serbisyo sa family planning, para sa kalusugan, at anumang magpapabuti ng buhay ng pamilyang Pilipino. Ang ating aim talaga is mapabuti ang buhay ng ating mga pamilyang Pilipino para sila ay magplano, dahil ang pamilyang protektado ay pamilyang panalo. So sa ngayon, Doc Jeepy, bakit nga ba August ang ating first episode? Kasi po, Family Planning Month ngayong August. So, Doc Jeepy, bakit nga ba tayo nagkaroon ng Family Planning Month? Well, ang Family Planning Month natin ay isang pagkilala sa kahalagahan ng family planning at pagiging responsableng magulang ng bawat head of family. No? Bawat pamilyang Pilipino, bawat household, may responsableng mga magulang dapat na namumuno. At kinikilala natin na ang pagiging responsible parents ay ibig sabihin gusto ng mga magulang na magbigay ng tamang panahon, tamang pangangailangan, tamang pag-aruga sa bilang o sa mga anak nila.
alam natin, bawat household, bawat pamilyang Pilipino, responsable dapat tayo na nabibigay ang panahon, pag-aaruga, nutrition, pag-aaral sa ating mga kaanakan. At kaakibat ng pagiging responsableng magulang, ang paggamit ng family planning para maabot ito. Kung walang family planning, mahihirapan ang mga magulang natin na maabot ang kanilang mga pagtugon sa pangangailangan ng pamilya. Tayo'y nagpapasalamat sa mga government agencies, national government agencies, Department of Health, Department of Education, DILG, even yung lahat ng mga local government units na kasama natin dito, mga volunteer sa komunidad, no? Lalo na sa panahon ng COVID. Lahat sila ay nagtutulong-tulong para sa panahong ito na kailangan mabigyan natin ng tuloy-tuloy na serbisyo ang pamilyang Pilipino na siyang pinagsisilbihan natin. Pinaglilikuran natin ang lahat ng pamilyang Pilipino, pero hindi natin magagawa kung wala yung tulong ng ibang ahensya ng gobyerno, national, local, pati mga NGO, pati civil society, mga volunteer, lahat sila mahalaga sa gawain ito sa ating Family Planning Month at hindi lang sa Agosto. Lahat ng buwan ng taon, dapat kilalanin natin ang kahalagahan ng family planning. Since nabanggit niyo po yung kahalagahan ng ating mga lokal na pamahalaan para sa family planning, so ang susunod po nating matutunghayan ay isang kwento ng bayani sa family planning. So tunghayan po natin ang video na ito tungkol sa ginawang efforts ng Taguig, City of Taguig, para sa family planning sa panahon ng enhanced community quarantine. Panoorin po natin ito. Sa pagtaas ng bilang ng mga kaso dulot ng coronavirus, ito ay nagdulot ng alarma at takot hindi lamang sa ating bansa, ngunit pati na rin sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa pag-anunsyo ng presidente ng lockdown mula noong Marso 15, marami sa ating mga kababaihan na nagnanais at patuloy na gumagamit ng ating mga family planning methods ang nangamba sa kabila ng limitasyon sa paggalaw dulot ng quarantine. Paano nga ba nila ito makukuha? Paano sila makakahingi ng impormasyon? Bukas pa rin ba ang mga health facility na libre ang konsultasyon at serbisyo ng family planning? Ilan lamang ito sa mga katanungan sa gitna ng pandemya? May sagot ba ang ating mga lokal na pamahalaan ukol dito? Sa siyudad ng Taguig, hindi alintana ang sitwasyong enhanced community quarantine at ang kapahamakan dulot ng COVID virus para sa mga city health office workers. Bagkus, para sa ating mga bayani sa family planning sa pangunguna ng kanilang pinuno, patuloy pa rin ang kanilang serbisyo publiko ang maihatid sa bawat ina ang mga gustong gumamit ng family planning ang kanilang kinakailangang serbisyo gaya ng pills, condoms, injectables. Kasabay na rin dito ang pagbibigay impormasyon sa tamang paraan ng paggamit ng mga ito. Kilalanin natin si Dra. Criselda Flores, Medical Officer 3 and Family Planning Coordinator ng City Health Office ng Taguig. So far naman po dito sa atin sa Taguig City, wala naman po kaming problema sa mga pagdadala ng aming commodities sa aming mga epic client. Nung una, nung nag-start ang ECQ, medyo natatakot yung mga tao lumabas. So, ang order ko is magdala kami house to house ng commodities ng mga pasyente. So, dinideliver po ang pills. Yung DMPA, minsan pinupuntahan sa bahay kasi may list naman po kami ng record ng pasyente kung sino ang kailangan na mag-inject after 3 months. So yung ibang pasyente na pumupunta siya dito, yung talagang iba na hindi tumatawag na makapunta, since may telemed naman kami na, tumatawag na lang sila, pinupuntahan sila ng midwives. So we have 31 health center po dito sa Taguig City. May bawat center may 1 or 2 midwife, depende po sa population. So wala namang problema kung pupuntahan yung client sa bahay.
Kaso kailangan lang siyempre na extra precaution, lalo na ngayon, nag-PPE sila. So ganun ang ginagawa ng 31 health centers namin. Trabaho ng midwife is talagang nag-house to house sila. Yung iba talagang pupunta na lang po dito sa health center para ma-inchekan ng DMPA. So nag-i-implant din kami. So tuloy pa rin naman po ang lahat ng commodities sa pagbibigay, pati implant insertion. So pag ano nila, pag nag-area na, ang sabi ko is mag-float ng PPE. Tsaka ang ginagawa po is tinatawagan yung client, magde-deliver kami ng ganito. Maglabas na po ng upuan para wala ng contact. Lalagay yung supply sa upuan, kukunin ng pasyente. Hindi po kami makalabas ng mga time na yon. Tapos po, sila po, buti po nga nagsipagpuntahan po sila sa mga bahay-bahay para po bibigyan po kami ng mga kailangan, pangangailangan po ng mga kababaihan. Pagpatuloy pa rin po nila yung pagpamamahagi ng mga pangangailangan po ng mga sambayaran po nila, ng mga tao po na nasasakupan po nila. At maraming salamat din po sa lahat po ng namamahala ng LGU. Nung buong San Miguel po, gayon din po sa mayor po ng Taguig. Eh, natutuwa naman po ako doon sa mga midwife namin kasi supportive naman sila sa akin, sa programa ko, sa family planning. Madalas naman silang yung one-on-one counseling kahit sa labas nga dito sa ESAC, sa aking center. Nagwa-one-on-one sila sa labas, yung midwife ko. Opo, nagbigay po yung mga barangay sa amin, nag-ikot-ikot po sila para po sa family planning. Masaya po kasi nakakadagdag po ng bawas gastos, di na po kami bibili. Yung po sa mga binibigay po ng mga barangay health center. Muli po akong nagpapasalamat sa barangay health center namin, sa aming mga binibigay na beneficiaryo, sa mga pills, at saka sa mga kababaihan na kagaya ko. Huwag kayong matakot na humingi ng pills sa barangay center natin. Yun lang po at salamat. Gusto ko lang po pasalamatan lahat ng aking kasamahang frontliner sa pagpapatuloy po natin sa pagbibigay ng ating family planning sa ating mga komunidad, sa ating mga kliyente. Sana po, wag po tayong magsawa sa pagtulong sa kanila. Kasi kailangan po talaga natin mag-family planning this time ng pandemic para na rin po sa kaaayos ng kanilang buhay. Kasi hindi na po dapat tayo matakot na humingi ng tulong sa center, especially sa family planning program. So, yun lamang po at sana supportahan din po tayo ng ibang tao, ng ating komunidad. At maraming salamat po sa suporta na natatanggap namin sa aming mayor at sa ating gobyerno. Maraming salamat po. Ngayong krisis sa kalusugan, mas higit pang kailangang itaas ang paghatid ng serbisyo kung ang pagsagip ng buhay sa mga apektado ng COVID virus ay napakahalaga. Kaparehas din ito ng pagpapanatili ng kalidad ng buhay sa pagpaplano ng dami ng anak na kung saan ang mahihirap ang siyang pinaka-apektado. Ilan lang ang mga tulad ni Dr. Flores at mga helpline responders na handang maglingkod ano pa man ang mangyari. Doc Jeepy, ano po yung thoughts nyo bilang napanood po natin yung AVP na yon ng isang local government unit na talagang went out of its way to serve its constituents po regarding family plan? Alam mo, yan ang katangian ng ating mga health worker, lalo na sa local government. Ano? Sila kasi ang nasa frontline. No? Napakauso ngayon na masabi yung mga frontliner pagdating sa COVID pandemic. Pero kung titingnan mo, etong mga community health worker, mga barangay health worker, barangay population volunteer, sila yung, lalo na sa Taguig, no? Kasi simula pa lang ng ECQ, sila yung nanguna tumulong sa contact tracing. Tapos dahil sa inisyatiba ng local government, sabi niya, ay, nag-iikot naman tayo sa barangay, edi bigay na rin natin yung serbisyo ng family planning dahil hindi sila makalabas. Kaya makikita mo, itong mga health worker na natin sa local government, sila ang sumusugod sa hazard. Hindi sila tumatakbo na palayo sa hazard. Sila nga ang humaharap, silang umiikot sa komunidad.
sinasabay nila yung pagtugon sa COVID sa pagbigay pa rin ng very essential health service na family planning. So talagang saludo ako sa kanila. Malaking bagay na may mga ganong bayani sa ating mga barangay, komunidad. At talagang hats off tayo. Ako, kay Mayor Cayetan. So nabanggit niyo po ang bayani sa family planning at saludo po tayo sa lungsod ng Taguig sa inyong efforts as frontliners of family planning at bayani talaga ng family planning. At huwag po nating kalimutan, meron tayong contest ng Guess the Talk Show episode title. Alright, so pwede po kayong mag-join at i-announce namin ang mga winners next episode. So the first 10 to comment down below this Facebook Live will win POPCOM tokens and special prizes. So abangan po natin yan. So sa ngayon, Doc, since napag-usapan din naman natin ang mga bayani sa family planning, alam ko po tayo sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad, meron din tayong sariling efforts nung nag-start yung Enhanced Community Quarantine. Baka po nais nyong ibahagi sa ating mga nanonood, ano po yung mga nagawa natin since the start of the Enhanced Community Quarantine on family planning? Well, syempre, alam mo ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay isang health agency. So, ang programa natin ay nakatutok sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong hindi sila makalabas sa kanilang mga kabahayan dahil sa ECQ at kung anumang level ng quarantine hanggang modified GCQ, ay gumawa ng bagong paraan ang POPCOM para maabot ang mga nakakulong sa bahay-bahay, no? Kaya naglabas tayo ng mga helpline. Ang helpline na ito ay makikita kapag kayo ay pumasok sa hashtag Usap Tayo sa Family Planning. Makikita mo mga numero sa iyong mga kung saang region ka man sa buong Pilipinas. Nandun ang linya, ang telepono na pwede niyong tawagan. At sa likod ng telepono may isang helpline POPCOM worker. Isang health worker na handang magbigay ng informasyon sa family planning, information sa adolescent sexual reproductive health, teen pregnancy problems, handang tumugon kung may problema kayo sa gender-based violence na nangyari sa bahay, at handa rin magbigay ng information tungkol sa COVID mismo. So itong helpline na ito ay dali-daling tinayo ng POPCOM sa buong bansa, dahil alam natin, eto ngayon ang paraan para humingi ng tulong ang ating mga mamamayan. Kaya mahalagang makita kung paano nagagamit ang itong helpline na to ng ating mga mamamayan. So, nabanggit po natin yung helpline. Natin ngayon nationwide sa lahat ng POPCOM regional offices. At i-feature natin ngayon ang isa sa ating mga helpline clients na tinugunan ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad at ni-refer sa local government unit ng Caloocan. Panoorin po natin ito. Sa dinadanas na pandemya ngayon ng buong mundo dahil sa coronavirus disease o kilala sa tawag na COVID-19 na aapektuhan ng lahat. Mabilis na tumataas ang kaso sa bansa, dahilan upang magdeklara si Pangulong Duterte ng Enhanced Community Quarantine, ECQ, noong Marso sa Luzon. Dahil sa lockdown, tila tumigil ang mundo ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay pang-13 sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo mula sa datos ng United Nations. Ang paglobo ng populasyon ng bansa ay isa sa isyu na patuloy na kinakaharap nito hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa ECQ, marami ang nawalan ng access sa family planning commodities sa takot na lumabas ng bahay dahil sa banta ng COVID-19. Kaya naman ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nagkaroon ng helpline. Usap Tayo sa Family Planning. Isang kliyente ng Komisyon ang humingi ng tulong sa ating helpline responder. Ating tunghayan ang kanilang istorya.
Ilalanin natin si Stella Marie Alipoon, isang midwife mula sa Caloocan. Ang buhay ko po bilang midwife sa ngayong may pandemya ay napakahirap. Napaka-challenging po sa akin bilang isang health worker kasi po marami pong pagbabago. Halimbawa po, hindi po kasi dati po alam natin na may mga pasyente, may mga kliyente kaming binibigyan ng serbisyo. Alam namin na kung ano lang yung sakit na meron sila. Eh dahil po ngayon sa mayroon po tayong pandemya ngayon, hindi po namin alam kung yung kausap po ba namin pasyente o kliyente eh meron po bang sakit o wala. Lalo-lalo na po meron pong virus na COVID-19. Marami pong prosesong pagbabago yung nangyari po simula po nung nagkaroon po ng ECQ dahil po wala pong sasakyan. So ang ginagawa ko po, dahil wala po kaming masakyan at wala din pong libreng maipoprovide po sa aming shuttle o kung ano pa man po, ang ginagawa ko po, simula po STI Altarasa, nilalakad ko po yun hanggang papunta po dito sa Pangarap kasi po wala po talaga kaming masakyan. Sa araw at saka sa hapon po, lakad, pabalik-balik po yun na paglalakad. Tapos, minsan po, may mga nakakasalubong akong kapwa ko mga kliyente. Ayun. Tapos, pagdating naman po dito sa health center, pagka magbibigay po kami ng serbisyo, kinakailan po namin magsuot ng face mask, face shield, at higit sa lahat po yung nagpapahirap po sa amin, yung tinatawag po nating PPE. Lalo-lalo na po kung magpapasyente, mag-check up ng mga buntis. Kasi hindi po kami required na magbigay ng serbisyo hanggat hindi kami, wala kaming suot na pamprotekta po para sa amin. Nung time na po yun, nanonood po ang asawa ko sa balita. Siyempre, nag-aalala ako kasi nga mag-due date na. Ang ginawa niya, kinuha niya yung number sa DOH kasi mayroon silang ipinalabas. Doon ko po kinuha yung contact number ng POPCOM. Siyempre, unang-una, mahirap ang buhay. Kung magdadagdag pa ng anak, mas lalong mahihirapan, lalo wala namang pang-permanenteng trabaho. Kaya, pasalamat kasi kahit papano, natulungan ako ng POPCOM kung paano ako makapag-vaccine ulit ng DMPA. Nung gabi pa lang po, tinext po ako ng aking supervisor na meron pong pasyenteng, may kliyente pong gustong magpa-injectable kasi galing po siyang Fairview po yata, Fairview Quezon City. Ayun po, nung time pong binigay sa akin yung contact number, tinawagan ko po agad, tinanong ko po kung taga saan siya at kung saan po siya pinakamalapit. Nalaman ko po na taga Sepals Malaria po pala siya. So, yun po ang gusto niya, mabigyan siya ng family planning kasi nga po walang trabaho yung asawa niya, magkasama sila lagi sa bahay. So, ang ginawa ko po, tinanong ko po, nagsabi po siya sa akin na, ma'am, paano yan? Wala po akong masasakyan. Wala pong masasakyan. At higit sa lahat, may baby po ako. Hindi ko po pwedeng iwanan yung baby ko at maglalakad ng napakalayo. So, ang sinadjust ko po sa kanya, sige ma'am, ganito na lang po. Dahil taga Sepals naman po kayo at naglalakad lang din naman po ako tuwing hapon, kumbaga magkita na lang po tayo, mag-meet na lang po tayo kung saan kayo pinaka-accessible na daanan. So ang napagkasunduan po namin sa 7-Eleven. Doon po, noong time po na yon, nagbalot po ako ng mga kailangan para paraphernalia para po mabigyan siya ng family planning. Noong hapong din po yon, pagdaan ko po, nandun na rin po siya, nag-aabang po sa akin sa may gilid po ng 7-Eleven. Noong time na po yun, naibigay ko po sa kanya yung injectable na kinakailangan niya. Masaya kasi kahit papano, wala na yung pangamba ko na hindi na ako mag-alala, parang mabuntis ako, ganito ganyan. Kaya masaya po. Dapat tayo mag-ingat kahit papano kasi hindi porkit masaya mag-baby, masaya mag-pamilya, isipin pa rin natin na mahirap ang buhay, kaya kahit papaano, control at gumamit ng mga tamang mga contraceptive. Yung naramdaman ko po, syempre po, unang, masaya kasi po kahit papaano, kahit po may, kahit po ECQ po tayo,
naibigay ko pa rin po yung mga kinakailangan nila. Kasi po, passion ko na po kasi yung pagtulong sa kapwa. Lalong-lalo na po kung kinakailangan at kaya ko naman pong ibigay. Yung pangalan ko po, di ba po, nasa Facebook. Yung iba ko pong mga kliyente, mga naging pasyente, simula nung nagbuntis sila, kinukontak po nila ako through Messenger na, "Ma'am, paano po yan? Gusto ko po mag-family planning." Ginagawa ko po, minsan may time po na ini-interview ko na po sila through cellphone. Tapos, minsan na pagkakasunduan na rin po namin na magkita sa iisang lugar. Dinadalhan ko na po sila ng pills. Minsan po naman, karamihan, puro po injectable yung dala ko po. Kasi sa tuwing bumabiyahe po, ako lagi may laman yung bag ko na cotton, injectable, at kung ano-ano pa po, may pills. Sa mga kagaya kong nanay na ayaw mapabayaan ang ating mga anak sa paglaki, pagtanda, hinihikayat ko po kayong gumamit ng mga contraceptive na ayon sa kagustuhan po ninyo, na pwede naman po tayong tumawag sa mga health center na malapit po sa atin, sa mga barangay, para rin po sa mabilis at mabisang pamamaraan, tayo po'y lumapit sa mga health center at gumamit ng contraceptive. Gusto ko pa rin pong maging midwife kahit po wala pa pong pandemic. Kasi po, sabi ko nga po, passion ko na po yung tumulong sa kapwa ko na nangangailangan ng tulong. Kung kaya ko pong ibigay, ibibigay ko pa rin po hanggat sa makakaya na wala pong hinihinging kapalit. Maraming salamat po sa LGU at sa POPCOM na nagbigay sa akin ng DMPA na kasama si Midwife Stella po. Maraming salamat po. Sa aking kapwa health frontliner, huwag po tayong magsasawang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na po meron po tayong pandemya. At lagi po nating isa sa puso ang ating trabaho. Kasi kapag nasa puso po natin ang ating trabaho, mababawasan po ang ating takot. At yung takot na yun mapapalitan ng saya kasi nakatulong tayo sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Isa si Stella sa mga maituturing na bayani sa makabagong panahon. Tumigil man ang mundo ng mga Pilipino, hindi siya huminto, nagampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Talaga namang nakakaantig ang kwento ni Midwife Stella. Maraming salamat sa iyong paglilingkod, Midwife Stella. Saludo po kami sa inyo. Isa kayong bayani sa family planning at isa kayong family planning frontliner. At salamat din dahil tinulungan yung aming helpline na usap tayo sa family planning client para magkaroon ng family planning method. Doc Jeepy, ano po yung masasabi nyo nung napanood natin itong kwento ni Midwife Stella? Alam mo talaga si Midwife Stella, siya yung parang example ng bagong uri ng bayaning pangkalusugan, bayaning pang-family planning. Gumawa siya ng mapanlikhang paraan para mabigay ang serbisyo. Kumbaga, alam niya yung pangangailangan ng kanyang kliyente. Alam niyang mahalaga ito. No? Talagang kitang-kita mo na gumawa siya ng sabihin na they met halfway, literally, ano, para mabigay ang serbisyo. At talagang thankful yung ating kliyente. Yan ang kahalagahan ng family planning. At si Midwife Stella, kapareho kay Doktora Criselda sa Taguig, sila talaga yung mga nag-iisip ng bagong paraan para maigpawan ang problema ng COVID na hindi dapat mahadlangan ang pagbibigay ng health service, lalo na ang family planning. Okay, so since na-mention ni Doc Jeepy na huwag hahadlangan ang family planning service, kami sa komisyon ay nagkaroon din ng patuloy na serbisyo. Doc Jeepy, can you tell us about yung patuloy na serbisyo ng ginawa ng ating POPCOM Family Wellness Clinic dito sa Mandaluyong? Well, mula kahit na panahon ng ECQ, hindi nagsara yung clinic ng POPCOM dito sa Mandaluyong, sa Addition Hills. Alam niyo yung Addition Hills, ito yung kumbaga epicenter ng COVID dito sa Mandaluyong. Yet, hindi ang mga health worker namin doon, doktor,
mga nurse, mga midwife, volunteer, nandun sila sa buong panahon ng ECQ. Hindi tumigil ang serbisyo. At ang natigil lang ay yung tubalization at vasectomy. Kasi nagtitipid tayo sa gamit ng mga doktor at nurse. No? Alam natin na noong unang panahon, nagkakakulangan. Kaya sabi namin, wag muna ituloy yung mga operasyon. Pero nung bandang July, nakita na medyo kaya ng mag-servisyo ng lahat ng family planning method. Kaya ngayon, ang ating wellness clinic, bukas na para ibigay lahat ng family planning method. Bukod tangi sa buong Metro Manila, dito sa wellness clinic na to, makakakuha ka ng lahat ng method, lalo na ang tubal ligation at no scalpel vasectomy na sinimulan uli ng July. Kaya kung kailangan mo ng serbisyong pang family planning, kompleto, makapamili ka na, dito ka magpunta sa POPCOM Family Wellness Clinic. Ayun, so kung taga Mandaluyong po kayo o malapit kayo dito sa aming lugar, maaari po kayong pumunta sa POPCOM Family Wellness Clinic. Kung kailangan nyo ng family planning services, libre po yan. Sa mga nagtatanong, Doc Jeepy, sa Usap Tayo, libre po yan lahat ng aming operasyon. Kung gusto nyo magpa bilateral tubal ligation, no scalpel vasectomy, implant, injectable, at marami pa pong family planning commodities available po dito, pills, condom, Doc. Alright, so kung kayo nga po ay taga Addition Hills, taga Mandaluyong, taga Karateg na syudad, punta lang po kayo dito. Bukas po kami. Anong oras ba tayo bukas, Doc JP? Mula 9 o'clock hanggang 5 o'clock, 4 o'clock every day, Monday to Friday. And katulong nila pag weekends yung helpline. Yes. Pwede kayo magpa-schedule o tumawag para sa schedule ninyo kung kailan kayo magpapa-family planning. Doon kayo mag-usap ng family planning. So mag-send lang po kayo ng message. Pwede rin kayo mag-comment down below kung gusto nyong mag-family planning method. At interesado po kayo, pwede po kayong mag-comment down below dito sa ating Facebook Live. At pwede po kayong mag-message sa amin sa Usap Tayo sa Family Planning Facebook at Commission on Population and Development o POPCOM Facebook account. At pwede na po namin kayong i-refer at i-link sa aming POPCOM Family Wellness Clinic. At ipa-flash din po namin yung mga numero na pwede nyong tawagan. At nationwide din po ang Usap Tayo sa Family Planning Helpline. So ipa-flash din namin ngayon na. At ngayon po, ating panoorin, ano ba ang mga serbisyo na nabanggit ni Doc Jeepy tungkol sa POPCOM Family Wellness Clinic? Panoorin po natin to. Ang POPCOM Family Wellness Clinic po ay nagbibigay ng dalawang serbisyo. Nitong nag-umpisa po ang ating quarantine, isa po sa prioridad ay ang pagbibigay ng serbisyong family planning. Pangalawa po is ang pagbibigay ng primary health care or libreng konsulta sa ating mga kababayan. Sa ngayon po na meron tayong pandemya, ang POPCOM Family Wellness Clinic po ay nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pagbibigay ng serbisyo or pagtanggap po ng kliyente. Per batch na po yung ginagawa natin, unang lima para po ma-practice yung physical distancing ng bawat isa. And para mabigyan din po ng tamang panahon or sapat na panahon ang mga clinic staff para po mag-disinfect ng paligid at ng mga kagamitan na ginamit. Then another 5 po ulit. Na kung ikukumpara mo po doon sa dati na wala po tayong pandemya, tuloy-tuloy lang po tayo, nakapila sila. So yun po yung mga pagbabago na ng sistema ng POPCOM Family Wellness Clinic, which is alinsunod po sa COVID-19 protocols and guidelines. Ang POPCOM Family Wellness Clinic po ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes po. Kapag araw ng Sabado at Linggo, maaari po silang tumawag sa ating helpline. Sa isang araw po, ang POPCOM Family Wellness Clinic ay nakakapagbigay ng serbisyo, both primary health care and family planning, ang average po ng 6 to 15 clients po per day. Okay, so para po sa ating mga kababayan, ang POPCOM Family Wellness Clinic po ay
tinitiyak na mapunan po ang mga pangangailangan ng individual, lalong-lalo na po sa serbisyong family planning. Ang POPCOM Family Wellness Clinic po ay inyong maaasahan na magbibigay or patuloy po na magbibigay ng serbisyo sa ating kababayan ng libre po. Nadinig ko po ang POPCOM Family Wellness Clinic sa aking lola at tama-tama po ito po ay malapit sa aming lugar. Ang serbisyo pong ginagamit ko sa akin ay ang implant po. Nag-decide po ako magpa-implant para po hindi po masundan ang aking anak at makapagplano po kami ng aking asawa. So, sa pagbibigay po natin ng family planning services, meron po tayong tinatawag na short-term family planning method, long-term family planning method, and permanent method. Doon po sa ating point of service wherein yung permanent method po or yung surgical sterilization sa babae po is tubal ligation and sa lalaki po is vasectomy. So, lahat yung dalawang procedure po na iyon ay nangangailangan po ng minimum standard. Sa bilateral tubal ligation naman po para sa ating mga kababaihan, maaari po nilang ma-avail ang ating serbisyo basta meron po silang ginagamit at tama po ang paggamit ng family planning. Pangalawa po, wala po silang kahit anong operasyon sa tiyan. Yun po ang para sa tubal ligation, para sa kababaihan. Para naman po sa mga kalalakihan na nagnanais na mag-avail ng vasectomy, ang kailangan lang po is wala rin po siyang kahit anong operasyon o tinatawag nating loss-loss. Yun lang na po. Para po sa ating mga kababayan na gumagamit na ng family planning kagaya ng short-term method, which is yung ating pills, condom, injectables, available din po ito sa ating clinic. Ito po ay libre. Maaari po kayong pumunta o kumonsulta dito anytime. Sa akin pong kapwa frontliners, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And para po sa ating mga kababayan, hinihikayat ko po kayo na pumunta po dito sa ating wellness clinic dahil ang serbisyo po natin ay libre. Ito po ay para sa inyo. Hindi lamang po na may pandemya ngayon, ito po ay tuloy-tuloy po na libreng serbisyo. Maraming salamat po. Muli po, nais namin ipaalala na ang aming serbisyo sa POPCOM Family Wellness Clinic ay libre. Kaya pumunta na po kayo dito at tumawag po kayo sa aming mga numero at mag-message din po kayo sa Usap Tayo sa Family Planning Facebook account at ang POPCOM Facebook account. At bago ang lahat, nais namin ipaalala na tayo po ay sumali sa ating guest the title of this pilot episode ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc Jeepy. At i-guess po natin ano kaya ang title ng pilot episode na to, na unang episode namin ni Doc Jeepy tungkol sa Usap Tayo sa Family Planning. Okay, and nagpa-contest din po kami sa Facebook at ito po talaga, Doc Jeepy, yung napakaraming sumali na napakadaming nag-message sa atin sa POPCOM Facebook account natin. Kaya ang unang 10 nag-message ng tamang tema ng Family Planning Month 2020 ngayong August ay itong mga sumusunod. Muli, congratulations sa lahat ng nanalo at sumali po kayo muli sa aming contest next month para sa susunod na episode ng Usap Tayo sa Family Planning with Doc Jeepy at abangan po ninyo sa Facebook ng POPCOM ang announcement na yan. So sa ngayon, nagpapasalamat kami muli sa San Miguel Health Center sa City of Taguig, sa Pangarap Health Center sa Caloocan, at thank you talaga sa aming POPCOM Family Wellness Clinic. Doc Jeepy? Maraming salamat talaga sa ating mga bagong bayani sa Kalasugan at Family Planning, si Dr. Criselda sa Taguig, si Midwife Stella sa Caloocan, at si Midwife Joy dito sa POPCOM Family Wellness Clinic. Kayo ang mga bagong bayani ng family planning at kalusugan.
So, saludo po kami sa ating mga bagong bayani sa family planning at kalusugan, ayon kay Doc Jeepy. At muli po, maraming salamat sa aming mga taga-subaybay. Next month, abangan nyo ang second episode ng aming Usap Tayo sa Family Planning with Doc Jeepy. At ito po si Mikey Ray, ang inyong naging host ngayong araw na ito. Ako naman si Doc Jeepy. Kami ay nagsasabi na ang pamilyang planado, panalo! Usap Tayo sa Family Planning.